Singawit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsingawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsingawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsingawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa mga ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay nang may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadala kanino man. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwinawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos Amang umibig sa atin sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng
mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy, siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo nalilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang puon ay papurihan pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, oh, alleluia, oh, alleluia. Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating nilolong. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito. Ngunit, huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit, ang loob nito'y puno ng mga nahut-hut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Isa po sa aming subject dati nung nag-aaral kami sa seminaryo ay tungkol sa social justice. Na?
katarungan. May nagtanong sa aming kaklase. Sabi niya, Father, paano ho kung yung humihingi sa iyo ng tulong sa labas, ang hirap kasi magbigay, no? Paano po kung yung ibibigay mo ay gagamitin niya pala sa kasamaan? Kayo ba ay nakaranasan ng ganoon? Yung may namamalimos tapos nagtatalo yung isip mo, bibigyan ko ba o hindi? Ha? Siguro tayong lahat ay nakaranas na naipit tayo sa ganong tanong. May lumalapit sa iyo, kumakatok sa sasakyan. Merong humihingi sa iyo. Naalala ko, noong ako ay naka-assign pa dito sa Espiritu Santo sa Tayuman, na umaandar yung aming jeep. Diyan kasi marami diyang mga batang hamog dati. Yung mga naranasan niyo ba yung sumakay sa jeep tapos may sumasampang bata, pinupunasan yung sapatos. Ha? Naranasan niyo yun ano? Yung andami diyan sa may ano, abinida, half naked. Tapos sasampan ng jeep, pupunasan yung sapatos. Nung minsan nakasakay ako, sumampa yung bata, pinunasan yung mga paa namin. Pagtingin ko, lalong umitim yung paa ko, nakatsinelas lang ako eh. Siguro marumi yung basahan ng bata. Matutuktukan ko saan, naalala ko, pare nga pala ako. No? So nung ako ay sumakay ulit doon, kasama ko yung kapatid ko, sabi ko sa kanya, magsapatos ka. Dadaan tayo sa abinida. Magsapatos ka. Nung kami po yung nakasakay na ng jeep, may sumakay din na babae. Pagtingin ko sa babae, parang may hepa. Ang dilaw-dilaw. Puro alahas. Sabi ko, pag kami na-hold up nito, madadamay pa ako dito eh. Naka-jeep lang naman. Umaandar na yung aming jeep. May sumampan na rin na batang hamog. Eto na. Pagtingin ko, nagpunas. Oh, buti nakasapatos na ako. Nung pupunasan na niya yung babaeng mukhang may hepa, sabi ng babae, shh! Huwag mo kong pupunasan. Baba! Mga adik kayo! Pinagmumumura niya. Sabi nung kapatid ko, ang sungit, hindi naman nagbigay. Mga kapatid, kung hindi nyo rin sila tutulungan, huwag nyo silang sasaktan. Kung hindi mo rin tutulungan, huwag mong sasaktan. Ang ingay-ingay, ang dami mong sinabi, hindi ka naman pala magbibigay. Tumahimik ka na lang. Kung ayaw mong ikaw din, mapagsabihan ni Kristo mapagpaimbabaw, panlabas ka lang. Pagdating ng araw, hahatulan tayo ng Diyos. Hindi sa dami ng nakuha mo sa mundong ito. Hindi sa laki ng naipon mo sa mundong ito. Lahat tayo hahatulan ng Diyos sa kung paano mo binuo ang kabutihan ng kalooban mo. Kaya ang sabi sa unang pagbasa, huwag kayong magpapaloko. Ingatan niyo yung sarili niyo. Huwag kayong magpapadala. Huwag kang magpapasindak. Huwag kang basang naniniwala sa nakikita mo lang, sa ipinapakita lang ng mata mo. Ang lagi mong babantayan ay ang kalooban mo. Kaya araw-araw, yun ang dalin natin. Hindi lang talino, hindi lang galing, talento, lalo na hindi lang pera mo. Lagi kang magdadala ng mabuting ugali saan ka man magpunta. Tamang pag-iisip, mabuting pagsasalita, at higit sa lahat, tapat na kalooban. Napakabigat ng sinabi ni Kristo sa mga eskriba at pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Pakitang tao lamang. Huwag kang laging mainggit sa kung anong nakikita lang ng iyong mata. Siguro maiinggit man tayo, yung inggit na magtutulak sa atin na gayahin ang kabutihan ng iba. Sa pagkapatuloy na misang ito, mga kapatid,
simulan natin ang araw na ito, una, ng nagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat, hindi man sa dahil marami tayo nang wala ang iba, dahil meron tayo nang kulang ang iba. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil binibigyan pa rin niya tayo ng kakayahan na magmalasakit para sa iba. Dahil sa huli, pag humarap tayo sa Diyos, hahatulan tayo ng Diyos, hindi kung sino ang nakakuha ng marami o nagbigay ng malaki, kundi kung sino ang nagsikap, mabuhay at gumawa ng mabuti. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang bayan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama at manalig tayo na Kanyang pagbibigyan ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang simbahan naway maging gising sa kanyang tungkulin na ipalaganap ang katarungan para sa lahat sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang pagbibigay ng serbisyo at pagsasakatupara ng mga programa para sa mga mahihirap at napapabayaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga empleyado at mga manggagawa naway maging magalang at magpakatotoo sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng paglingap at kapanatagan mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ama naming mapagbigay, palalimin mo po ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming maglingkod sa iyo ng may kagandahang loob at katapatan sa aming puso. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Lakas, tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos na ating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maiwain. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa
ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Santa Rosa ng Lima, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na maging mabuting tao. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat
na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit na Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dalawang pag-iingat. Una, mag-ingat po kayo. Hindi maganda ang panahon ngayon dahil sa masamang panahon. Mag-ingat po kayo. Pangalawa, mag-ingat tayo. Dahil araw-araw,
maraming pwedeng humingi ng tulong sa iyo. If you will not help them, do not hurt them. Kung hindi mo rin tutulungan, huwag mo silang sasaktan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, ipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.